Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, hindi natin mapipili ang ating magiging pamilya. Pamilya, ang ating sandigan, ang ating karamay sa bawat sakit at bigati na ating nararamdaman. Sila ay nagsisilbing lakas at inspirasyon natin sa tuwing tayo ay may hinaharap na pagsubok. Ngunit, hindi maiiwasan sa isang pamilya ang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan. Sa palabas na ito, ating saksihan ang kwento ng Pamilya Velasco. Pwede mo naman ilibay ng oras mo eh. Alam mo, sa buhay na to, oras. Lagi ka naman ganyan, visit ka! Pero sa isang relasyon din, kailangan magkaintindihan tayo. Intindihin mo naman sana yung sitwasyon ko na hindi na naman madali na na magtrabaho araw-araw na hindi kita nakikita, di ba? Sige mo sana yung ganun. Aminin ko, pagkakamali ko din naman. Sorry na. Ang gusto ko lang naman is magkaroon na tayo sa pamilya. Magawa tayo ng paraan. Maghanap tayo ng paraan. Kung wala man tayo kung ano naman tayo. Sa bagay, diba nga, sabi nila, kung ayaw, madaming dahilan. Pero kung gusto, may maraming paraan, diba? Pero sa ngayon, hindi na lang natin yung buhay natin. Huwag mo na tayong mag-isip ng maraming bagay. Isipin muna natin yung kinabukas. Gusto ko muna mag-prepare tayo bago tayo. Para maganda ang ating harapin. Para maging handa tayo. Okay na yan? Ayos na. Kalaunan, nagkaroon din ng anak sina Joshua at Angel. Pinangalanan nilang Lance at Hart ang kanilang kambal. At si Arvin naman ang kanilang ampon. Sa paglipas ng mga taon, I'm gonna go get some more.
7. May size ka nga. Isang basahan na ako eh. Lance! Nang dahil sa nangyari, mag-isang umuwi si Arvin. O kuya, pala lang muna. Lance. Huwag ka nandito. Walang tuloy ako ng gana. May problema ka ba sa akin? Wala. Ano mo wala? Papapansin ko kasi pag nasa parang lagi kang galit sa akin. Sorry. Di ko naman alam kung anong ginawa ko sa'yong masama. Bakit ka lagi nagagalit sa akin? Di ko talaga alam. Tinapunan mo kasi ako ng tubig. Hindi ka nag-iisip. Nag-sorry naman ako. Bakit? Yung pag-sorry ba? Nakakaano ng pagbasa mo ng tubig? Hindi ko naman sinasadya yun. Nakasadya mo yun. Palibasa, kulang ka sa pag-iisip. Hindi ko naman sinasadya yun. Lagi na lang. Lagi. Napapansin ko talaga. Nagkalit ka sa akin. Hindi ka naman parte ng pamilya natin eh. Ba't ka pupunta dun? Lance, tama na. Kuya natin siya. Kuya natin? Kulang nga sa pag-iisip yan. Oh, alam ko. Kulang ko sa pag-iisip. Pero nasasaktan din ako eh. Dahil sa galit at sakit na naramdaman ni Arvin kay Lance, nagpa siya si Arvin na umalis na lamang sa kanila kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tsaka lang naman matatahimik si Lance. Pag wala na ako, kaya aalis na lang ako. Kuya, wag mo. Aalis na po. Wag na lagi. Kuya! Paan? Huwag na umalis. Aalis na lang ako. Kailangan para magtahimik na yun si Lance. Para baka sa ganung paraan, magtahimik na siya para hindi din kayo mag-away. Sige na, naayos na ako. Lance, nandahin sa'yo. Kumain si Kuya. Hindi ka naman kasalanan yun eh. Choice naman niya yun. Wala ka bang puso? Kuya natin siya. Kapatid natin siya. Hindi ko naman siya tanggap bilang kapatid at bilang kuya. Kung hindi mo siya tanggap, sana naman sinabi mo. Hindi yung dahil sa amin, tanggap namin siya. Importante siya. Student na dito. Hoy, pigta! Hoy, pigta yan kanina. Oh. Ano yan? Ang forma yan, lahat nyo. Baka luma. Bakla ba? Na, ano? Lini ka. Bakla kayo, nakatupi yung pantalon mo eh. Oh, ano yan, no? Ano yan? Ano, ka ito ka nga. Dito ka na babagi sa kulungan, no? Kulungan ng mga baboy at taba mo. Hoy, dito ka. Dito, dito, hoy. Mato ka yan. Na konsensya sila sa kanyang ginawa sa kanyang kuya.
kaya pupuntahan niya ito sa universidad kung saan ito nag-aaral. Ngunit, may natuklasan siya na hindi maganda. Anong ginagawa niya sa'yo? Hindi mo ka nang aaway sa'yo dito. Sino? Sino pa? Hoy kayo! Hindi nga kayo dito. Ano kami? Bye! Ay! Alam niyo bang masama yan? Hindi! Bakit sa atin yun? Anong masama? Masama ka, pre! Ano? Ay, tayo! Porket pagod na yung sobrero ko, ha? Matapang ka? Hindi nga kayo magkamukha eh! Ampoy na lang, ampoy! Hindi ba't yung hat mo dun sa lipat mo? Gwapo mo pa yung pangit mo, pre! Kapatid mo ba talaga yan? Balisa kayo! Eh di ko pala eh! Guys! Guys! Pagkatapos ng nangyari, pumunta sina Lance at Arvin sa malapit na tindahan upang bumili ng tubig. Sa pagkakataon yun, nagawa ng kausapin ni Lance si Arvin. Hindi dahil sa galit, kung hindi bilang kapatid. Lumipas ang napakahabang panahon at nagkaroon na rin ng sariling pamilya sina Lance at Hart. Si Arvin ay naging isang sikat na pintor. Si Erica ang napangasawa ni Lance. Si Paolo naman ang napangasawa ni Hart. Sina Kyle, Warren, at Carlo ang sina Jasper, Athena, at Rogelin naman ang mga anak ni na Hart at Paolo. Pamilya! Pinsan ko si Warren, si Kyle, kapatid ko si Jasper, saka si Rogelin, tapos kay Gigi at si Jasper. Pumunta kami 7-Eleven, sama ka? Sige. Tara! Namasyal ang magpipinsan nang wala si Carlo dahil siya ay abala sa pag-aasikaso ng kanyang aplikasyon para sa kolehiyo. Sabi niya may maganda daw doon sa ano? Well, sino ba yung bayan? Ang ganda niya, pre. Sino ba? Sino ba? Sa Ella yung pangalan. Ella, di ba? Ibog ka lang ba? Ibog ka lang, gago. Pre, controlling mo naman, pre. Ay, pre. Sabi na ako. Sige, pre. Sige, wala ka na lang, pre. Sige, wala ka na lang, pre. Sige, wala Wait. Hello?
Ano ba yung Warren? Dapat ina naman si Aya. Tangan ni Warren ang puto. Fred, sa labas pa lang eh. Sama mo, Fred. Tangan mo, bullying mo, Warren mo na yan. Wala, wala. Payong, payong, Fred. Mag-isa lang siya eh. Abuhin mo na. Nice one. Alam po, Warren. Forever na. Marcos pa rin. Yan na bang puberty mo? Marcos pa rin, mga ulul. Aya. Ano? Sama na kita mo eh. Saka ba umuwi? Tara! Ano ba? Nagbabasa ka rin pa ng libro? Oo. Oo naman. Madalas nga ako sa library eh. Oh. Ano ba yung mga paboritong mo libro? Fangirl lang. Fangirl lang? Yung mga ano, may mga series na libro. So, ng Harry Potter at talaglag ng madali ko. Sa paglipas ng mga araw, hindi natuloy ang pagpunta ni Warren sa kanila Aya dahil nagsabi ito na aalis pala sila. Kaya, inaya na lamang ni Warren ang kanyang mga pinsan na gumana. Si Andre ay kaibigan ng magkapatid na Rocheline at Athena. Magkakaroon ng inuman sa kanila Andre at yayayain nito si Rogelie. Ay, hindi ka makakasak si Andre. Kailangan ko baka palang pumunta sa kanila ngayon. Sexy ba? Yeah. Oy, sige, inom lang kayo ng inom dyan. Inom lang kayo ng inom. Joba, aboy. Oy, tignan niyo si Rogelie. Tignan niyo si Rogelie. Hindi na inom. Hindi na inom. Kailangan natin pa-shot yun si Rogelie. Bigyan niyo si Rogelie ng ano. Ano ba dyan? Hindi pwede. Try. Inom ka dapat. Inom. Busy mo yung tatlong bote. Magkakaaminan sina Carlo at Andre tungkol sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Nagkakilala ang dalawa dahil sa mga pinsan ni Carlo na siya namang kaibigan ni Andre. Dumating ang punto na naging sila. We'll be right back.
Sadyang ang pagmamahal ay napakamakapangyarihang bagay. Maraming pagsubok man ang dumating sa isang relasyon, hindi solusyon ang pagsuko dahil andyan ang ating mga mahal sa buhay upang tayo ay suportahan. Ang palabas na ito ay nagpapatunay na kahit kailan hindi tumitigil at hindi kailan man titigil magmahal ang isang tao.